Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Pasok na naman. Kumusta kayo? Handa na ba kayong matuto? Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 8, Ginoong Mark J. Rojas, ang maghahatid sa inyo ng mga panibagong kaalaman at karunungan para sa linggong ito. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ating munang hingin ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then, we'd lift them up and give them back to you. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ating alalahanin ang paalala sa atin ng DOH, ang hashtag Bahay Nihan. Manatili tayo sa ating mga tahanan upang patuloy nating maprotektahan ang ating mga sarili, pamilya, mga minamahal, ang ating mga frontliners, ang ating komunidad, at lalo't higit ang ating bansa. Handa ka na bang matuto? Halina't ating pag-aralan ang ating leksyon para sa linggong ito. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng ating pag-aaral. Napatungkol sa heograpiya at mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Atin namang tunghayan ang nakasaad sa most essential learning competency, nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig. Ito ay nangangahulugan na ang bawat mag-aaral ay inaasahang magkaroon ng kasanayan sa pamamagitan ng pagsusuri ng katangiang pisikal ng ating daigdig. Dumako na tayo sa panimulang gawain. Narito ang larawan ng solar system. Pagmasdang mabuti. Ano ang inyong masasabi sa posisyon ng daigdig sa solar system? Maaaring sabihin ninyo na ang daigdig ay nakaposisyon sa di ganong kalapit ngunit di rin ganon kalayo mula sa araw, kung kaya't ito ay nakakatanggap ng sapat na sinag ng araw upang suportahan ang buhay. Maaari nyo ring isulat ang iba nyo pang obserbasyon o ang iba nyo pang opinyon sa inyong sagot ng papel.
At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin ng mabuti ang mga katanungan. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang iba pang bahagi ng gawain. Basahing mabuti ang mga katanungan. Matapos yung sagutan ng mga panimulang gawain, ating pag-aralan ngayon ang katangiang pisikal ng daigdig. Isa ang daigdig sa walong planetang umiinog sa isang malaking bituin, ang araw. Bumubuo sa tinatawag na solar system ang mga ito. Ang lahat ng buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Gayon, halos lahat sa kalikasan at kapaligiran mula sa hangin, alon, ulan, lima at panahon ay naaapektuhan ng araw. Mahalaga rin ang sinag ng araw sa mga halaman upang mabuhay at maganap ang photosynthesis. Samantala, ang mga halamang ito ay nagbibigay ng oxygen na mahalaga sa lahat ng nilalang. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing dulot ng tiyak na posisyon nito sa solar system. Patunay na ang pag-inog nito sa sariling axis at ang paglalakbay paikot sa araw bawat taon. Dumako naman tayo sa estruktura ng daigdig. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal nito mula 60 to 65 kilometer pailalim mula sa mga kontinente. Subalit, sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 kilometers. Ang sumunod ay ang mantle. Ito ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Matapos ang mantle, ay makikita natin ang core o ang tinatawag na kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ang daigdig ay may plate o malalaking masa ng solidong bato na hindi nananatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod na sa mantel. Napakabagal ang paggalaw ng mga plate na ito na umaabot lamang sa 5 sentimetro bawat taon. Gayunpaman, ang paggalaw at ang pag-uumpugan ng mga ito ay napakalakas at nagdudulot ng mga paglindol, pagputok ng bulkan at pagkakabuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito din ang dahilan ng pagkakabuo ng mga kontinente. Ang daigdig ay may apat na hating globo o hemisphere. Ito ay ang mga sumusunod: Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Western Hemisphere at Eastern Hemisphere. Atin namang pag-usapan ang longitude at ang latitude. Sa pagtatakda ng lokasyon ng isang lugar sa globo, mahalagang mabatid ang isang termino at konseptong may malaking kaugnayan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng longitude at latitude, ang isang lugar maaaring matukoy ang lokasyon nito sa globo o mapa sa paraang absolute, astronomical o tiyak. Tinatawag na longitude ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng prime meridian. Ito rin ang mga bilog na tumatahak mula sa North Pole patungo sa South Pole. Samantalang ang prime meridian naman ay nasa Greenwich sa England ay itinalaga bilang 0 degree longitude. Tinatawag namang latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralel patungong hilaga o timog ng Ekwador. Mayroon naman tayong tinatawag na international dateline. Ito ay ang 180 degree mula sa prime meridian, pakanluran man o pasilangan na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean
Nagbabago ang pagtatakda ng petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, Pasilangan o Pakanluran. Tinatawag namang Tropic of Cancer ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 25 degree hilaga ng Ecuador. Ang Tropic of Capricorn naman ay ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5 degree ng Ecuador. At ang pinakahuli ay ang Ecuador. Ito ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere o hemispiro. Ito rin ang itinakdang 0 degree latitude. O ayan, matapos nating malaman at maunawaan ang katangiang pisikal ng daigdig at ang mga estruktura nito, atin ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo o geoline. Unawain ang mga tanong sa ibaba. Gumuhit ng bilog na sumisimbolo sa mundo upang maipakita ang iyong kasagutan. Huwag kalimutang lagyan ng label ang bawat guhit ng iyong ilalagay upang maihanda ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan. Gawin ito sa isang malinis na papel. Binabati kita sapagkat iyon na namang natapos ang isang panibagong gawain. Halina at ating ipagpatuloy ang ating leksyon sa pamamagitan pa rin ng pag-uusap at pagtalakay patungkol sa ating daigdig. Ang daigdig ay ang tanging planeta sa solar system na kayang makapagpanatili ng buhay. Ang malaking bahagi ng ating planeta ay may kaaya-ayang atmosfera at sapat na sinag ng araw, init at tubig. Upang matustusan ang pangailangan ng mga halaman at hayop sa balat ng lupa. Mahalaga ang papel ng klima, ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at gayon din sa panahon, distansya mula sa karagatan at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na malapit sa ekwator ay nakakaranas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Dahil dito, maraming habitat o likas na tahanang nagtataglay ng iba't ibang species ng halaman at hayop ang matatagpuan sa mga lugar na ito. Kabilang sa mga ito ay ang mga rainforest, coral reef, at mangrove swamp. Kapag bibihiran naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon ng isang puok tulad ng disyerto, kakaunti ang maaaring mabuhay ng mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang napakalamig ng panahon. Atin namang pag-usapan ang kontinente. Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay samantalang ang iba ay napapalibutan ng katubigan. Ayon kay Alfred Wegener, isang German na nagsulong ng Continental Drift Theory, dati nang magkakaugnay ang mga kontinente sa isang superkontinente na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng Continental Plateau, malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan. Nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. Sangayon sa Continental Drift Theory, mayroon lamang isang supercontinent na tinatawag na Pangaea na pinaliligiran ng karagatang tinatawag na Pantalasa Ocean. Nagsimulang maghiwalay ang kalupaan ng Pangaea hanggang sa mahati sa dalawa, ang Laurasia sa Northern Hemisphere at Gondwanaland sa Southern Hemisphere. Nagpatuloy ang paghihiwa-hiwalay ng mga kalupaan, mapapansin na ang India na unti-unting nadikit sa Asia. Sa kasalukuyan, unti-unti ang paggalaw ng mga kontinente.
tinatayang 2.5 sentimetro ang galaw ng North America at Europe bawat taon. May mga kontinente ang nagtataglay ng marami. May 7 kontinente ang daigdig: Africa, Antarctica, Asia, Europe, North America, at South America, at Australia. Sa mga estatistika, ang karaniwang isinasama sa Australia ang Oceania, tumutukoy sa mga bansa at pulo ng Micronesia, Melanesia, at Polynesia. Atin ngayong tunghayan ang mahalagang datos ng mga kontinente sa daigdig. Unahin na natin ang Africa. Nagmumula dito ang malaking supply ng ginto at diamante. Nandito din ang pinakamahabang ilog sa buong mundo na kilala sa pangalang Nile River at ang Sahara Desert na pinakamalaking desierto sa daigdig. Ito din ang kontinenteng nagtataglay ng pinakamaraming bansa sa lahat ng kontinente. Ang sumunod na kontinente ay ang Antarctica. Ito ang tanging kontinente na natatakpan ng yelo na may kapal na 2 kilometro. Dahil dito, walang taong naninirahan dito maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammal ang karagatang nakapalibot dito. Ito naman ay ang Asia, pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsama-samang lupain ng North at South America at ang kabuuang sukat nito ay 1/3 ng kalupaan ng daigdig. Nandito ang pinakamalaking populasyon, ang China, pinakamataas sa bundok, ang Mount Everest. Ang pang-apat ay ang Europe. Samantala, ito naman ay sangkapat na bahagi lamang ng kalupaan ng Asia. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente sa daigdig. Ang North America naman ay isang hugis malaking tatsulok subalit mistulang pinilasan sa 2 bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. 2 mahabang kabundukan ang matatagpuan dito, ang Appalachian Mountains at Rocky Mountains. Samantalang ang South America ay hugis tatsulok din na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging Ecuador hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang Andes Mountains ang pinakamahabang kabundukan sa kontinenteng ito. Ang pinakahuli na ating tatalakayin ay ang Australia. Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig. Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod-tanging species ng hayop at halaman na sa Australia lamang matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil at platypus. Kaya pa ba mga bata? Konting-konti na lang at malapit na nating matapos ang leksyon at mga gawain para sa linggong ito. Kaya kapit lang kayo para din ito sa inyong ikatututo. So dumako na tayo sa huli at ika-apat na gawain para sa linggong ito. At para sa ating huling gawain, kopyahin ang crossword puzzle sa iyong sagutang papel. Tukuyin kung anong kontinente ang hinihingi sa mga tanong sa ibaba. Binabati ko kayo sapagkat nagawa niyong matapos ang ating leksyon at ang lahat ng gawain para sa linggong ito. Isang paalala na ang lahat ng inyong mga sagot o sagutang papel ay inyong ilalagay sa inyong mga portfolios at inyong ipapasa sa darating na distribution at retrieval. Mangyari lamang na lagyan ito ng label, year at section, kung anong week, at kung anong araw.
At lagi niyong tatandaan na kami ay laging naririto upang patuloy kayong gabayan sa inyong pag-aaral. Kung may mga katanungan, huwag mahihiyang mag-message sa messenger or mag-text kay teacher. Lagi niyong tatandaan na kami ay handang umalalay para sa inyo. So hanggang dito na lamang ang ating pag-aaral. See you sa susunod na linggo. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 8, Ginoong Mark J. Rojas. Paalam!